Nakapit pala siya magawa, oh. Ayan, yan pa lang makikita mo na yung ano, yung ganda yun, no, tayo, no, pag may palitada na, no. Oh, presko dito, oh. Kaya sa iba pong ano, yung mga lugar na mainit, huwag po kayong labas ng labas. Yan. Oo, nagkater. Bagong, di ba? Pero mas trip ko itong chili garlic. Tapos, ah. Simula na magandang araw mga kapanalig at welcome na naman sa panibagong vlog. At nandito na nga po tayo sa Camp Panalig. At ngayon, ipagpapatuloy namin yung paglalagay ng pintuan dito. Nandito na nga si Kuya Terry para siya ang magpapalitada nitong ating paligid ng pintuan para mas tumibay. At kami ni Utol, ang dalawang helper o labor. Magbibistay muna kami dahil kailangan nga po pag tayo ay nagpapalitada, kailangan pino yung buhangin para hindi bako-bako yung semento. Tama ba? Tama. Para ano siya, suwabe pag pinahid sa pader. Yan, dito kami magbibistay. Let's go. Kaya-kaya namin iutol yan. Kaya-kaya. Yan. Para suwabing-suwabe na ang biyahe namin sa Semara, wala na kami intindihin. Huh? Ligas. Ligas ya. First time niyo po makikita nung gagawin namin. Tapos na kaming magbistay. First time, tatlo. Pwede na tatlo. First time nyo makikita to, yung paghahalo namin ng semento. Baka mabigla kayo, ha? Bibistayin lang namin semento kasi matagal itong semento na to. Baka may part na buo na. Okay, mabibigla. First time to, ha? Akala nga yung Tatay Cesar kung ayaw, hindi nag-dedicate eh. No, kami nag-ano dyan. Sabi, maka-expired na to. Tagal na. Anong sinubukan? Bababa lang to. Tapa na to. Saan? Ano na? Doon sa gilid? Danda lang to. Lalabiyan. Kintab na. Pag-light. Ano yun, kuya? Mamasilihan mo na? Hindi na. Masilihan na yun. Liha. Ha? Liha. Pinong-pinong. Tapos, dalawang sanib ng barnet. Yeah.
Yehey! Bago kumain, kailangan magpapawis. Kaya haluin ko na to. Para pagbalik mamaya, okay na! Yun, bago natin na ipagpatuloy ang trabaho, meron lang akong ano sa inyo, ipapakilala mga kapanalig, no? So, hindi tao to, nakita nyo naman, nasa bote. Ito, ito po ay isang makapuno, no? Galing po to kay Kuya Justin, yung kaano ko sa Eagles. At baka magustuhan nyo pong bumili, mga kapanalig. At ayan, malaya po kayong bumili. Mamaya, ipapaliwanag ko kung paano po kayo makakabili. Ngayon, titikman natin. Yan, binigyan po ako nito. Sa totoo lang, natikman na po ito sa bahay. Kaso nga lang umakyat kami ng banahaw, no? At ngayon lang po ako nagkaroon ng pagkakataon para matikman. Pero feeling ko masarap talaga siya kasi muntik na maubos na. Muntik na po maubos doon sa bahay. Buti na lang natiran ako kaya may pagkakataon akong tikman. Siyempre, pati si Utol. Anong flavor yan to? Ubi to eh, ubi halaya. Masarap yun. Mm. Namit? Hindi, totoo. Siyempre, munti ka na nga maubos eh. Kung hindi masarap to eh. Balance yung ano niya, yung tamis. Hindi siya matamis, hindi siya sobrang tamis, hindi rin siya matabang. No. Sarap ah. No. Hindi siya... Sarap, promise. Ube. Ano to? Just MC, Ube Halaya. Ayan po. Pwedeng pang ano? Pwedeng pang palaman. Pang palaman sa tinapay. Oo. Nung nakita ko nga sarap, sabi ko, teka, hindi ko pa nare-review yan. Ito na lang yung natira. Sarap. Ibig sabihin, nasarapan din yung mga ano, yung mga kumain dun sa bahay. Siyempre, meron din tayo dito makapuno. Titikman din natin itong makapuno. Tapos, ilalagay ko mamaya sa description kung saan kayo pwedeng umorder. Mga kapanalig, please, try nyo. No? Try nyo pong bumili kahit alin dito sa tatlo. Ito, meron pa tayong chili dito, no? Titikman rin natin yan. Sige. Ano, lalagay ko yung contact number nila kung saan pwede makabili. At sana kahit yung mga solid subscriber natin dito, eh masubukan nyo po yung produkto ng aking ano, Kuya Justin, no? Kasama ko sa ano, Eagles. Ang pangalan po na ito, Just MC. Ito naman, sweetened makapuno. Wow. Mag-ano ako parang. Anjan skateri. Skateri. Kapatol. Masarap ba? Skateri ba gusto mo? Hindi siya sobrang tamis eh. Saktong-sakto yung tamis niya. Yung iba kasi sobrang ano. Wow. No? Sarap ba? Parang maubos natin yung ngayon. Parang kaya namin ubusin itong ngayon. Parang ako kaya ko ubusin itong isang ganito na. Sigurado. Masarap ba naman? Mm-mm. May ubusin na natin kasi baka ano? Baka masira pang magas to. At ito, kailangan ubusin daw to ngayon. Napapatawa siya, Terry. Ang sarap ng makapuno at saka yung ube. Ito, lakot sa lantakan na natin yan bago tayo bumalik sa trabaho. Ito? Hindi, wag. Eto, bili rin po kayo. Meron silang ano ha. Eto po. Makapuno. At syempre, merong ube halaya. Bili na po kayo. Parang yan yung pinakamasarap. Amoy pa lang. Mamaya try natin ito sa mangga. Ha? Mamaya. Sige. Ayaw mo i-try tikman. At tikman, pwede ba? mamaya na. Wala pang manggay.
tinatanong ko lang yung price at kung saan nyo siya pwede makontak, yung sa lahat ng gusto bumili. Sa ngayon, parang hindi ko na matitiran si kuya. Ang sarap. Makapuno. Sila po talaga ano? Sila po talaga nagluluto nito. Sarap. At eto na nga. Ayan o. Ilalagay ko sa screen. Ayan. Eto po yung page nila, mga kapanalig, sa lahat po ng gustong mag-try netong kanilang ube halaya, netong makapuno at chili garlic. Dito po kayo mag-PM sa Just MC Pure Ube Halaya. Yan, napakita ko na naman po. Ilalagay ko rin yung link sa description. Pakitry naman, mga kapanalig. Talagang hindi kayo magsisisi kasi masarap po siya. At ang price po ng ube ay 150 pesos, 350 ml. At yung makapuno, 150 pesos, 350 ml din. At 120 po, yung chili garlic, nasa 220 ml. Yan, maraming salamat po mga kapanalig. Sana sa lahat po nang nanonood dito, merong mag-try, no, na matikman itong produkto po nung aking kuya Justin. Maraming salamat po. Tsaka open po ito for ano, reseller, no, para sa lahat po nang gusto mag-reseller. Kayo na lang po mag-usap. At ayun, kontakin nyo po sila para maging malinaw kung paano po yung magiging tawag dito, proseso. Eh si Uto, layo papigil eh. Talag pa ba raw semento? Talag pa yan. Let's go. Sinisimula na. Kumakapit naman ko yan, oh. Nakapit eh. Wala siyang magawa. Wala magagawa yung kapit yan. Bali, pinalitan na po yung pinto kasi bawal na dumaan dito sa malaki. Dito na po tayo sa maliit. Kayo na po bahala kung paano. Kahirap din para dito. Papakita lang natin saglit, no? Tapos babalik tayo sa loob para magbigay tayo ng halo kay Kuya Terry. Ang oras natin ngayon eh, wala akong orasan. Titingnan ko ulit sa araw, ah. Sa anino. Anong oras na? Ano na? 12:35. Maga pa. Nakapit, wala siya magawa, oh. Oh. Eto, kahit konti pa lang yung mapapalitadahan, yung parte pa lang ng pinto nare, makikita na natin yung ganda, no? Makikita na natin yung pinaka pangunahing ano, pagpapalitada dito sa labas. Paano pa kaya pag nakompleto yan? Sobrang ganda! Tama. No? Tama. Matibay pa nga kaya tere, ano? Kapit pa eh, no? Ganda na pagkakahalo, no? Ito ang damyo, matibay. Nagdadalong isip siya kanina eh. Damyo. Pero maganda yung pagkakahalo ng semento, talagang kapit na kapit. Tama-tama yung tubig. Puro mga professional yung naghalo eh. Siyempre. Ito tuloy sa sabing, puro panot tayo dito. Alala rin, no? Ang ganda pa nung ano, semento. Yan nakagandahan ng nabibistay talaga yung ano, buhangin.
Nung unang panahon siguro kaya Terry, hindi uso yung Bistaya kaya mahirap magpalitada na. O uso na rin talaga. Uso na. Yun eh. Uy. Dati sa ano lang eh. Ha? Sa kamay lang din yung sa kamay lang? Ay po. Nadali ko dun. Sabi ang daldal mo ah. Nadali ako ah. We have a problem. Medyo matabang na daw po yung semento dahil matagal na. Parang expired na raw, so dadagdagan natin ng mga 5 sako para dito dadagdagan lang natin kasi matabang. Kulang na sa asukal kumbaga. Tara, dagdagan natin. Pero kailangan bistayin ulit para pino. Okay? So, lahat na may problema message nyo. Pag mataba, dagdagan. Pag sobra, bawasan. Yan. Ito na to, no? Oo. Ewan ko na lang, hindi pa tumapang yan. Kasi pag matabang, magka-crack eh, no? Kaya no? Kaya dapat agapan natin. Pag hinamo ka na yung tak nyo, tapang talaga yan. Ah! Ulitin ko lang po mga kapanalig ha. Ito po ay ano lang unti-unti lang, hindi po ito pangkalahatan agad na paggawa. Sabi ko nga hindi dapat naka-schedule yung pagpapalitada ngayon. Pero dahil kailangan niyang ikabit yung pinto, kaya pinakausapan natin si Kuya Terry na magpalitada. Buti pwede siya ngayong araw na ito. Yan. Kaya magiging matibay na ang ating pinto at feeling safe na tayo sa loob kahit papano. Huwag lang talaga may dalang lagari yung papasok kasi lalagariin lang yung ano natin, rehas natin. Summer na po sa ibaba, sa Maynila at sa ibang lugar. Pero dito po, balanse ang lamig. Balanse ang init at lamig. Ayun, mahangin pa nga ho eh. Presko. Binabara na. Tapos na agad 'yo. Bilis. Ganun lang 'yun. Papansin niyo na talagang tinapos ni Kuya Terry yung part na 'to para pagdating sa baba madali na. Binali na ng binali para hindi na babalikan, no? Kaya Terry, no? Dali na agad. May forma na, oh. Ah, mabilis tumigas. Mabilis nga tumigas, eh. Mainit kasi ang panahon. Kasi kung hindi siya mabilis matigas, tumigas, hindi mo siya agad magaganyan. Mabubuli. O kaya, no? Nabuli na agad ni Kaya Terry. Oh, syempre, matapang, eh. Diyan, syempre, dahil nga sa panahon. Mainit ngayon. Ganda na. Nandito na ang tatay, ang ating foreman. So, ayan, sabi niya, pag natapos na yung harap at likod, saka na lang ilalagay yung pinakapintuan para matibay na matibay. Nanintayin niyo po kung kailan matatapos yan para makita natin kung gaano kaganda pag nakakabit na ang pintuan. Ayan, yan pa lang, makikita mo na yung ano, yung ganda yun, no, tayo, no? Pag may palitada na, no? Konti pa lang yan. Kumbaga sa ano, naaaninag mo na. Nakikita-kita mo na. Kagaling.
Kami sana dadali ni Utol kaso bako saan mapunta yung semento. Di na dyan din. Sa lupa pa rin naman. Ha? Ano? Mabilis matapos siya kamatapon. Hindi, si Utol magaling na rin yan. Kung baga sa ano, konting practice pa, ano na yan, mason. Oo, konting hasa pa. Konting panot pa yan. Masunurin na. Wala na talaga napapansin ko mga umiidad na ako ng mga, basta lumalakad ng buwan, araw, ganyan. Pataas na siya ng pataas. Nawawala na ng pag-asa. Oh, mabilis na, no? Tsaka sa daming iniisip. Kaya ganyan. Oh. Ganyan na talaga pag mga loyal. Oh, pag loyal talaga. Dapat pala hindi ka loyal para makapal buhok mo, no? Oh, tayo mo si tatay loyal, oh. yung mga halaman dito na pinutulang ko, nagsitubo na, oh. Lumalaki na naman. Kaso yung dito, wala, hindi talaga siya ano kasi kailangan laging basa eh. Inabutan ng tag-init. Wala na. Basta hintayin nyo po yung ano, paglalagay namin dyan ng pinaka-bakod talaga, yung pinaka-wire. Ano pa tawag doon? Cyclone wire. Ganun hanggang doon. Para talagang hindi na basta-basta makakapasok kung sino-sino. Tsaka yung dito, hindi na rin nabuhay. Inabutan ng tag-init. Pero di diliga naman eh. Yan o. Pag nagtagulan, tuloy-tuloy naman. Oh. Buhay na buhay pa rin naman yung iba. At si Kuya Terry diretso pa rin doon sa trabaho. Ang ganda talaga ng forma ng bahay, no? Yung kulay ng bubong niya na red and brown, bagay na bagay sa ano, dating ng bundok at kagubatan. Laks ng dating. Para sa akin lang ha. Siyempre iba-iba naman tayo ng ano, ng tingin. Kanya-kanya tayo ng taste. Tsaka syempre ako may-ari eh. Kaya talaga magugustuhan ko. Syempre sa inyo, syempre may mga iba-iba tayong taste sa bahay, di ba? Naintindihan ko naman po yun. Masaya lang ako na unti-unti nang nakukumpleto. Kahit ito pa lang pinakaharap natin sa pintuan. Si Utol, naglilinis-linis muna doon, oh, habang nagbablog tayo dito at tatagabigay ng halo kay Kuya Terry. And tapos mamaya magbibis tayo ulit kami pag naubos na yung pinakahalo doon para yan, matansya kung ilan pa yung kakailanganin. At gusto ko lang po balita sa inyo na yung puno ng mangga namin, unti-unti na pong nalalagas yung bunga niya na hindi pa naman po lumalaki. Ayan, sa lakas siguro ng hangin. May sinasabi sa akin si paring kami kaya nagganyan. Oh, ano? Kailangan papatawasan ko. Papatawasan. May tawas ako diyan ah. Ay siya kailangan sparring kami mag. Magaling ba? Kasi siyang tumingin niyan diyan. Oo, kailangan siguro ano natin to alayan. Mamaya after namin ng trabaho, mga kapanalig, titikman naman natin yung chili garlic na binigay sa atin ni Kuya Justin, no. Kasi meron na namang malalaki kaso nga nasa taas lang. Pwede naman natin sukintin yung mga ibang parte na mabababa para kahit paano matikman natin. Excited na ako para doon. Tamang linis na si Utol para umaliwalas daw ulit dito sa Kampanalig. Iba talaga ang nabibigay ng ano eh, no? Ng palitada. Yung dating ng palitada, talagang aliwalas. Kanina nga nung nakita ko pagdating ko na mayroon ng ahamba, iba na rin sa paningin ko eh. Nakakatuwa. Step by step. Nagsimula lang sa lupa na parang masukal at mabundok. Ngayon may nakatayo ng bahay. Lalo na pag napalitadahan na niyan lahat. Oo, lahat. Pero hindi pa sa ano yan, hindi pa naman tuloy-tuloy. Sa susunod na. Natapos na ni Kuya Terry itong pinakakalahati. Kaya kailangan tanggalin na namin itong pinakatungtungan para dito na siya sa baba. Kaya tara na. Ayan po. Oh, magaling rin dumali si Kuya Terry, oh. Mm-hmm. Oh. Basta mga sadalihan, magagaling yan si Kuya Terry. Oh. Wow. Babasahin ulit itong baba.
Alip na, kuya. Water. Pantay na pantay ang pagkakabuli. Mabilis matuyo yung ano niya, semento, no? Kapit na kapuwet. Diniligan na po para dumami at mabuhay. Pag dito pa lang, titignan mo, ang ganda, no? How much more pa kayo? Wow. Paano pa kaya pag ano? Diretso na, no? Dadating din tayo dyan. Sabi ko nga, paunti-unti lang. Magtiwala lang sa proseso. Sa ngayon, yan lang muna. Kita mo na, tol. Nakikita mo na. Ganda. Ang iniisip ko ngayon, mga kapanalig, pagdating ng panahon, okay, okay na muna sa akin yung mapalitadaan lahat. Maayos. Tsaka na muna yung mga design-design. No? Sabi ko nga, step by step na lang muna. Marami kasi akong naiisip na ilagay eh. Lalo na pag lahat yan, meron ng ano, palitada. Pwede ka maglagay na kung ano-ano dyan eh. Diba? Nintayin nyo na lang po kung ano yung mga naiisip ko. Makikita nyo rin yan. Basta lagi lang kayo sumubaybay sa Louie TV. Yan. Oo, secretary lang mahalagang magkape ngayon. Siya ang pagod eh. Pagkapihin muna natin si Kateri. Maraming salamat kay Utol dahil sa pag-ready ng kanyang kape. Bunga special yung kape na yan. Ha? Oo, magkasama pang tinapay. Wow, may tinapay yan. Pa. With love. Sabi ni Kateri, mga tatlong masong daw to. Mabilis na to. Tapos labor. Mga tatlo din kukuha tayo. Yan. Dadating tayo dyan. Oo. Oo nga eh. Bilis eh. Maganda talaga pag may layout na. Oo. Maganda kasi talaga pag may layout. Hindi yung silip-silip lang. Mata-mata lang, no? Pwede na yan. Ha? Mas matagal yun, yung silip-silip. Copy ka muna, kuya. Break time, break time. Ayan. Iniisip ni Kateri kung paano niya dadalihin ang gusto yan. Ito mamaya papantayin natin. Para hanggang sa baba, pantayin na rin siya yung palitada niya. Tama, tol? Tama ako mali? Tama. Para kapit na kapit. Oh, kapit na kapit. Hapit na hapit, kapit na kapit. Oh, presko dito, oh. Kaya sa iba pong ano, yung mga lugar na mainit, huwag po kayong labas ng labas. Kung lalabas kayo, magpayong kasi delikado po yun sa balat din. Ako, ano na ako eh, meron na akong... Dati, hindi naman ako ma-arte sa init eh. Diba nagsimula ako sa Bukana dati, ang itim-itim ko parang sobrang negro na nga ako. Pero ngayon, pag nainitan ako ng sobra, lumalabas yung mga dati kong puti-puti dito. Kumbaga ano na siya, walang gamot. Tulad ng sinabi ko nung nagpa-check up ako, sabi ng doktor, walang gamot dito. Ang kailangan mo lang, maglagay ka lang ng sunscreen. Tapos mawawala siya. Pero pag nainitan ka ulit ng gusto, ayan, buwabalik siya oh. Kaya nasasanay na ako na merong ganyan. Kung saan nakalagay yung mga patsi-patsi na yon, doon lang talaga siya bumabalik. Hindi siya ano yung kumbaga sa ibang area na siya tutubo. Hindi. Yan lang kung saan siya tumubo, doon na siya. Buti nga nawala dito yung ano yung kumpol-kumpol. Tsaka lagi po kayong inom ng maraming tubig para hindi kayo matuyuan o ma-dehydrate, no. Huwag po bira, tubig. Pwede rin gin kasi kakulay naman ng tubig 'yun. Kala ko magkakape ka muna, kuya. Tinuloy mo ang trabaho. Yan. Inano lang ni kuya yung mga gilid-gilid. Tago siya magkape. Ayan, no? Presko. Parang lalong lumaki tignan yung bahay nung ano. Nagkaroon siya ng... Tawag yan, palitada. No, kuya Terry, no? Ganyan ang bahay. Ha? Ganyan ang bahay. Pag napalitada. Pag napalitadaan, lumalaki tignan, no? Ang galing. Noong una, lumaki siya tignan nung nagkabubong. Ngayon naman, lumaki rin siya tignan nung nagkaroon ng palitada. O naninibago lang tayo sa paningin. Kasi ang tagal nating nakita na ano eh, alo blocks lang siya. Ngayon, ayun oh, parang lumawak lalo. Ayun, inubos lang pala ni Kuya Terry yung halo doon. Tsaka siya magkakape. Yan. May halong kobra yan, kuya. Yung kape mo. Energy drink. Ang sama siguro nung kape tapos kobra, no?
energy drink. Talagang gising na gising. Eto, medyo matagal pa naman kaming pupunta sa Simara. Sabi ko nga mga 9 or 10, no? Pero hindi ko pa sure. Sabi ko kay kuya, unti-untiin na namin tong taas na lagyan rin ng kawayan at malagyan ng harang para kung sakaling umulan, safe. Kasi dito sa ano, dito sa Kalakas, sa bundok, hindi mo maano eh. Kumbaga, hindi mo masasabi kung ano yung panahon. Pwedeng umulan o kahit summer. Di ba kayo Terry, no? Pwede mangyari yung pag dito na sa mataas kang lugar, pwedeng umulan kahit sabihin mong mainit ang panahon. So, kailangan malagyan namin yan. Saglit lang sa amin iutol yan. Pangalawang halo na po yung gagawin namin. Dalawang sako ng buhangin at isang sako ng simento, kuya. Tama ba? Pwede. Pero depende. Ayan oh. Pakita ko lang, no? At natapos na po kami maghalo. Kaya nilagyan na po ni Utol. Ayan. Salamat po sa lahat ng nanonood at sa mga nag-aabang po ng aming adventure, yung mga travel vlog. Siyempre, meron tayong time na gagawin natin yan. Pero siyempre, hindi naman tayo pwedeng laging magta-travel. Kaya pag wala kaming travel, dito lang kami sa Kampanarig. Ayan. Ito na yung makikita nyo. Mukha namin dalawa ni Utol. Kung ano-anong kakalikutin dito. Pero asahan nyo, sabi ko nga baka twice a week. Pag naka-ano na tayo, nakasalida na. Kasi Simara pa kami. So pag-uwi, pahinga lang kami ng mga isang araw, biyahe ulit kami. Pahinga lang ng mga 1 week, ganyan. Tapos larga na ulit. Siyempre, pag-travel, kasi ang kailangan mo dyan, sa to lang, budget. Kailangan, iba-budget mo gagastusin mo sa bawat pupuntahan mo. Paplanuhin mo, no? Para klaro. Siyempre, gusto rin namin may share sa inyo kung magkano yung nagiging gastos namin sa pamasahe, diba? Sa pagkain, at kung ano-ano pa. Yan, binabara na ni Kuya Terry. Itong ating right side pintuan. Titibay na talaga yan. Wow, natapos na ni Kuya Terry yung dito sa labas. Iba talaga dating pag merong palitada. At meron tayong tirang simento dito. Sabi ni Kuya Terry, ipapahid na lang dito yung mga tira-tira. Kasi tutuloy na lang pag libre ulit si Kuya Terry mga susunod na araw. Iba Kuya Terry? Yes. Tatapusin lang to. Tapos, yun, pahinga ulit. Susunod ulit. Inagod lang ni Kuya Terry. Kumbaga ano lang yan, pinaka-rebukada. Para pag sa next ano, patong, madali na ano Kuya Terry, no? Pahid-pahid lang. Kasi sayang naman to kung itatapon. Hindi na magagamit kan. Yun na, dali. Ayan na nga po! Tapos na palitadahan ni Kuya Terry itong labas, pero yung sa loob hindi pa nga po tapos. So ipagpapatuloy sa Friday o kaya sa Saturday na lang, hindi ko pa alam, chat-chat na lang kami ni Kuya. Pero hindi pa tayo natatapos dito, no? Dahil titikman ko pa po yung chili garlic na ayun nga, na hindi ko natikman kanina. Kukuha muna ako ng isang mangga diyan kahit maliit lang. Tapos itatry natin. Op, op, op. Yan ito, ito, ito. Kahit maliliit lang. May makuha tayong mangga. Gusto ko ng mangga. Naglilihi ako. Kambala atay anak ko. Yeah, yun! Hop! Hop! Diyan lang! Isa lang! Eto na. Nakakuha ko na maliliit. Pero pwede na yan. Pwedeng pwede na to. Mm.
tulad ng sabi ko, bago matapos ang vlog, syempre titikman muna natin tong chili garlic. Sarap to. Dito ko trip kung kain kumain ng mangga eh. Yung hindi binabalatan. Chili garlic. Mm, dapat bagoong, 'di ba? Pero mas trip ko tong chili garlic. Tapos ang sarap. Ang bango. Ang hang. Kaya nga chili. Ito pa. Sarap. Nami. Kahit buto, kainain ko na. Parang daming ibon ngayon, no? Ang daming ibon ngayon dito. Kaon. Last. Dahil dyan, tatapusin ko muna ang vlog. Pero sa lahat po ng gusto kong order, mga kapanalig, tulad po ng sabi ko sa inyo kanina, itong ubi halaya at ang ito, makapuno at saka ng chili garlic, puntahan nyo lang po yung page ng ayan, nakita nyo na kanina, yung Just MC. Yan, pure ube halaya. Pwede pong mag reseller kayo, baka ito na po yung hinihintay nyo pagkakataon sa lahat ng gusto magkaroon ng negosyo. Kasi talagang masarap po siya at hindi kayo magsisisi. Try nyo lang. O, pag hindi masarap, edi sisihin nyo ako. Masarap talaga ito. Saktong-sakto yung tamis niya. Tsaka etong makapuno, hindi sobrang tamis, balance. At syempre, sarap. Etong ano nilang sarap din talaga. Kahit saan yung ano, siya na sa kamay ko, galing pa ako sa gawa ng ano, pinto paghalo ng simento. So ilalagay ko na lang po sa description, mga kapanalig, yung link ng Facebook page nila kung saan nyo masusubukan matikman to. So yun po, maraming salamat, mga kapanalig. Magkita-kita lang po tayo sa next update. I love you all. At hintayin nyo po yung biyahe namin ni Utol. Lagi po tayo lahat magingat. Simula na magbulitan kasama si Nui TV.